So, magtuturo tayo kung paano gumawa ng email template sa MailChimp. Okay, and you can practice this as well sa ibang email platform. Para mas maganda, di ba? Para matutunan mo rin yung ibang email platform at baka sakali ma-offer mo din to sa Upwork, sa Fiverr, makapag-apply ka, di ba? Or makakuha ka ng order sa Fiverr. Dalawa na yan, pati Upwork, Fiverr. O, teka, may verify pala. Nga pala ganyan ha, pagka may mga client na kayo sa, kunwari MailChimp, account ng client ang gagamitin nyo ha, kapag mag-create na kayo ng campaign, ng automation, account ng client. If ang gagamitin mo is account ng client, mag-a-ask yan ng verification code. Okay, so kung i-access nyo yung account nila, mag-a-ask ng verification. So, mas maganda, pag magre-request kayo ng SMS code, yung gising sila. Kasi syempre, di ba, merong time frame lang na, kunwari, within ilang minutes, kailangan ma-verify na to. Otherwise, expired na yung code. So, tandaan nyo yan, pag mag-send kayo ng request kay client, kasi sa phone nila papasok yung code, di ba? So, kung gabi sila gising, gabi mo i-verify. Bago natin ituloy yung video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Anyway, magre-request muna ako ng code sa akin yan pupunta. Sandali. Ayan, submit. Okay, punta muna tayo dito. Ito yung aking dashboard ulit sa Fiverr. So, ang gagawin natin, di ba, pag-create ng email template sa MailChimp. So, tignan natin kung merong demand. MailChimp. Oh, ah, so yan, MailChimp palang tinype ko. Nakita nyo, meron ng ibang keywords na lumalabas. MailChimp email template design. MailChimp email marketing campaign. MailChimp email campaign. Yan. So, ito yung karaniwang hinahanap na keywords ng mga buyers kapag ka nagsisearch sila sa Fiverr. So, kunwari, MailChimp email template design ang gagawin natin. Ang titignan natin, kita nyo, may mga nag-o-offer. Ayan, kita nyo, ito, I will design responsive HTML. So, kung ikaw magaling ka sa HTML, yan, ginagawa yan sa MailChimp. Maraming nagdi-design through codes. Pero pwede naman kahit hindi. Okay? Kasi meron mga talaga mahuhusay sa HTML. Tingnan mo, $10 ang offer niya at isang package lang pinag-usapan natin. Pag binuksan mo yan, ayan, binuksan ko sa kabilang screen, ha? Meron pa siyang ibang pricing. Oh, hanggang $40 per order to, ha? Per order, hindi per hour. Ayan o. Ito yung mga nakita nyo to, yung subscribe. Ayan o. Kita nyo yan. Subscribe for 6 months. Ibig sabihin, sa loob ng 6 months, ito ang babayaran ni client. Ganyan. Ito yung parang subscription na tinutukoy ko kanina. Ayan, marami pa o. Tingnan nyo o. Email template design lang to, guys. Hindi pa to pinag-uusapan yung email automation, email sequence, ganyan. Template design. Kasi merong mga clients talaga na umu-order ng pag-design ng template. Lalo yung mga, ayan o, nakita nyo yung mga samples nila. Kumuha kayo ng inspiration dito sa mga samples ng ibang freelancers. Medyo malabo lang guys ha, pero i-search nyo itong ginagawa ko sa Fiverr ha, mga ka-homebase kada. I-search nyo para makita nyo yung mga samples nila. Again, huwag nyong gayahin. Gamitin lang inspiration ha. Yes! Di ba nakakapag-create naman ng design sa Canva? Yung mga image. Pero normally kasi, may mga template naman na talaga sa mga email platform. And yung iba, nag-HTML naman sila para mas customization design. Okay. So, pwede nyo practice in both. Ayan. O, nakatingnan nyo, meron $5. Nagsimula siya, may tatlong order na siya. Isa, $59 na yung order sa kanya for $30. O, diba ito, $182. Sa Fiverr to, ha? Sa Fiverr. Maraming order, oh. Oh, lalo kung magaling ka yung kanina yung graphics. Tapos, papasok mo pa yung graphics into marketing, email marketing. Ayan, oh. Yung iba kasi, sa email marketing, di ba? Ang specialty nila is copywriting. Yung iba, automation, gagaya ko, mga sequence, ganyan. Pero campaign kasama sa akin, ganyan. Yung iba naman, pag-design ng email, yung template kung saan ilalagay yung content. Ayan, oh. Kita nyo, ang gagaling, di ba? May ma-intimidate sa gawa nila. Kaya mo rin yan. Kumuha kayo ng inspiration, ano yung mga itsura ng gawa nila, diba? Ano yung mga karaniwang nakalagay sa description nila, ano ko ba ilalatag yung offer ko para magustuhan ni client in the future, yung titles ko, paano ko ba gagawin yung title na ganyan. Alright, so nag-gets yun na. Tingnan naman natin sa Upwork ha. Okay, so
type ko lang MailChimp. Tingnan ko kung merong demand. At guys, yung sinesearch ko, MailChimp pa lang ha. So, meron pang ibang email platform. Isipin nyo na lang yun. Kung ikaw ay, kunwari, nag-practice ka sa Klaviyo, sa GetResponse, sa ConvertKit, isearch nyo din kung meron. Okay? MailChimp email template design. So, meron mga nagpo-post ng trabaho for MailChimp templates creation. Kaya lang ito, ayan, payment verified naman pala siya. Ayan. O, di ba meron sa Upwork, email marketing, unboxing. Okay. So, tingnan nyo na lang din. O, ito, custom MailChimp template creation. Diba meron? Oh, ay talaga, kala nyo puro about email marketing lang nabuo. Kailangan package lang. Meron din ng mga, paganyan, yung mga mismong kailangan lang ng client. Diba? Hindi naman laging package ang kailangan niya. Minsan yung specific lang na isang bagay na hindi niya ginagawa or time consuming sa kanya, yun ang i-outsource niya. Diba? Tingnan, subukan ko sa online jobs. Subukan ko. Hindi ako magla-login ha. Kasi wala man akong account na matino. Teka, subukan natin ng... Eto, search for jobs. Let's see. MailChimp. Oh, ayan na. Meron na. MailChimp. MailChimp expert. Expert ang hinahanap niya. Freelance. I need someone who is fast and understands MailChimp. Freelance ang hinahanap niya. Eto. Uy, $40,000. Ah, pesos. Ba't ganun? Peso pero may dollar sign. 40,000 pesos pala. Full-time ang hinahanap niya. Email marketing setup. Kailangan mo na lang magano, basahin to at applyan. Ila ID proof 65. Oh, diba? MailChimp. Oh, marami tayong tutorial niyan ha. Meron tayong playlist ng email marketing. Tignan niyo yung MailChimp. Oh, ayan oh. Pero hindi siya specific sa email template na sinabi ko. Pero meron, pwede niyo itong practicein. Dahil meron naman tayong tutorial. So, sundan niyo lang din sa mga MailChimp. Para naman matry niyo na mag-apply, diba? Okay, so balik na tayo dito sa MailChimp. Okay na, ito na. Alam niyo na. So, may mga opportunities sa MailChimp template design. Okay? Okay, ready na. Gawa na tayo. Okay, so paano ba ako nakarating dito sa page na to? Nakikita nyo na, guys. Ayan, dito lang naman yung sa kaliwa. Ayan, o, sabi, email template. So, yung last time na tinuro ko, kung hindi nyo napanood, is kung paano gumawa ng campaigns. Pwede kang dun manggaling sa campaigns. Tapos, yung magagawa mo campaign, isi-save mo siya as template. Or pwede rin naman dito sa email templates. Okay, so, i-click nyo lang yan, tapos create a template. Okay? Okay, anyway, ayan na tayo. So, ito yung mga nauna kong mga template na galing siya sa campaign, yung parang email, single email, tapos sinave ko siya as template. Kaya pwede ko itong gamitin sa ibang mga future emails ko or yung may mga client, ganyan, pwede kong gamitin yung style na to. Tapos yung code your own, ito yun yung nasa baba. Ito, ayan. Nung nag-aaral kasi ako dati, di ba computer science ako, medyo nag-aaral-aral na kami paano mag-HTML. So, basic lang naman din yung alam ko. Pero meron online. Yung parang online HTML na makakapag-practice ka. Parang paano mo siya gagawing bold. Paano mo siya gagawing italized or italic. Kulay red, kulay blue, nagbi-blink. Oh. So, ako na, yun yung mga na-practice kong basic. So, meron mga online. Tignan nyo na lang yung online HTML or edit online HTML. Ganyan. Search nyo. Kung interesado kayo mag-code-code ng mga email template ha. So, dito yon. Okay? Tapos minsan may mga client na meron na silang sarili link template, tapos i-import na lang daw, dito naman yon. Kaya lang, ayun o, as you can see, upgrade to use. So, may bayad yan. At medyo konti lang tong magagamit natin na templates, kayo na lang magpapaganda. Kasi, syempre, libre lang naman to. Ano pa ba expect natin? O, ayan. Okay, pili tayo. Ayan, so pumili lang kayo kung ano yung mga nakikita nyo. Wala naman, di naman sabi ko nga, di ba, hindi naman nangangagat yan. Piliin mo kung gusto mo, kung ayaw mo, balikan mo, palitan mo. Okay, ganun lang. Select! Lagyan mo ngayon ng title. Huwag mo kakalimutan maglagay ng title. Template ni Sexy Sheena. O, ayan ang pumalag. Alis! O, ayan. Sabi niya, reminder, you are creating a template that can be used when sending an email campaign. Yes. So, ito, pwede kasi itong baguhin para pag gagawa ka ng campaign, hugutin mo na lang at ito na yung gagamitin mo. Yan. So, kagaya niyan. O, klinik ko lang. Nakita niyo, pag click ko, pwede kong baguhin ang logo. Ayan, madali lang. Kunwari, sa'yo pong palang ito ginagawa, sa'yo pa lang. Pwede kang gumawa sa Canva. Madali lang naman, may mga logo doon, 'di ba? Pag sinearch mo Canva, tapos logo design, logo creation 'yan. Design kayo doon, i-download niyo as PNG at i-upload niyo dito. Kung gusto mo i-replace, ayan dito kayo magi-import, magpapasok ng mga pictures, logo. Ayan oh, ayan oh, upload. Kita niyo? Diyan, upload. Hugutin mo kung saan folder, pasok mo. Ngayon, kung meron ka ng logo, eto, kunwari lang ito. Ayan, klinik ko, papasok ko, insert. Pa!
So, ayan na siya. Again, basic lang to ha. Kayo magpaganda. Gusto kong makita yung mga gaganda nyo, mga creation ng template. Pagandahan. Kasi, again, bibida mo yung servisyo mo. And para maka-attract ka ng client, kailangan syempre attractive din yung inyong template. Pero huwag kayo ma-down kung sakali walang order pa. Pwede ka rin mag-create ng ibang template. Ibahin nyo naman yung style. Or try nyo din sa ibang email platform. Okay, so ayan. Yun, try nyo rin sa ibang email platform. Baka sakali, doon naman kayo mapansin. So ayan, view this email in your browser. Eto yan, dito nababago yung mga font. Okay, kung gusto nyo na ibang font. So stick kayo sa font. Kung ginagawa nyo to sa client, tanong nyo kung meron silang ano yung font na ginagamit nila for branding. So minsan, Arial. Ayan, no, Tahoma, Verdana, mga ganyan. Minsan, ano ba yun? Montserrat. Ayan. So i-check nyo na lang. So kunwari na lang, Lucida. Ayan, binago. So, lahat dapat ganun. Or, pwedeng Lucida at combination ng isang parang dikit-dikit na calligraphy ba yun? So, ayan, tanong nyo na lang din sa client kung ano yung template. Pero kung ginagawa mo lang to for fiber, pang sample mo, ikaw na mag-desisyon. Basta wag lang parang palabok na halo-halo ng style at design na hindi na mag-gets ng mga taong titingin kung ano yung nais mong maging design ng template. Alright, so kung gusto mo, baguhin naman yung kulay. Nasa taas pa lang tayo guys ha. Pag kiniklik mo kasi, bawat item may lalabas na mga plus sign, tapos sa left side yung paano mo siya i-adjust. So, space or height. Ayan, gusto mong ganyan. Pero huwag masyadong malaki yung space. Kasi pag nagkakaroon kayo na masyadong malaking space, nagkakalimutan na kayo, di ba? Parang sa relationship lang yan. Okay? So, kailangan communication pa rin, medyo magkalapit pa rin. At kung hindi mo siya kailangan, delete. Kung gusto niyo yung baguhin naman yung background. Yun nga palang ano, ayan, yung mga image na yan, yung mga logo, pwede mo rin siyang lagyan ng link. Okay? Para kunwari, ipapakita mo tong sample sa client. At kiklik mo, oh. Pag clinic niya, kunwari, lagay dyan ng iyong Facebook page kung saan nagbinibida mo yung mga iba mong gawa. Pag-click nila, makikita nila yan, yung image. So, nag-embed din tayo ng link sa mga image. Dito, kuha tayo ng image. Ayan, select image na lang, oh. Yung mga actual image ko na lang dito. Kunwari, yung client, yung target client ko sa Fiverr ay doktor. Okay? Ayan, may mga pasyan siya. Gusto ko makita yung consultation side. Ayan, ito, pakukuha ko. Ayan, tapos, dilita ang konti. Ayan, nakita nyo, clinic ko yung plus sign. Tapos kukuha pa ako ng iba pang pwede kong mailagay. O, image pa ulit. Nakita nyo, dinadrag-drag lang siya. Pwede ko siyang ilipat, ha. Pa, kunwari, layout. Yun, image gallery. O, pa, pwede na akong maglagay ng magkatabing pictures. O, isang may maliit, tapos ang malaki, dalawang magkapatong, tatlong magkahilera. O, ayan, pipiliin ko yung tatlong magkahilera. Saka ako ngayon lalagay ng image. Kinlik ko na, tapos lalagay ko ng image. Ayan. O, kita nyo? Ayan. So, ganyan na siya. So, adjust nyo na lang, ha. O, ayan. Tatlo na sila, o. Magkakahilera. Kita nyo ba? Ayan. Tapos, ito gusto ko, i-center ko naman. So, hindi ko na hinighlight. Pag-click ko, sinenter ko na. Tapos, pwede kong baguhin yung kulay ng text. O, ayan. Pagandahin nyo na lang. Ayan. Ngayon, kung dun sa, di ba sabi ko, mga doktor, so, pwede pa ako maglagay ng ito, yung button. Parang isang click to action. Ang ibig sabihin yan is, yung taong makakabasa o makakakita ng email na to, gusto ko makot yung attention niya to make an action. And that is to click this button or yung mga image ko na to na may link kung saan ko gusto silang ma-direct. Kung sa sales page ni client or sa YouTube channel niya or kung sa landing page niya, yun ang goal ko. Gusto ko i-click nila ito at mapunta sila doon. So ito, nari, click here to schedule. Tapos sa center ko siya. Center. Tapos gusto ko gawing round, bill, o para siyang gamot, di ba? Baguhin natin yung kulay. Button color. Kikulin natin. Black background. Baguhin natin. Kita nyo nga, nababago ko yung kulay. Ito yung background mismo ng button. So, kung gusto nyo pa mag-add ng mga image, parang kagaya nung isa, yung gallery style. Ayan, image. Diba plus sign, image. Tapos piliin mo lang. Ayun, layout pala, sorry. Tapos, kung gusto nyo pang ayusin, di ba, as I said, kumuha kayo ng inspiration sa malapit dun sa target mo. So, kung gusto mo style ng mga damit, or yung sa akin, di ba, ano to, parang consultation. So, maglalagay lang ako na iba pang image yan, or mga testimonials. Di ba, ganun, may mga newsletter na may mga testimonials, lalo na kung may client ka. Maghanap ka ng mga sample testimonials para lang makita ng mga future buyers na, ah, ito, ganito. Ito yung style ng template na gusto ko at nag-gets niya. Or sige, papakustomize ko na lang ng konti. O, ayan, no? Tapos, preview natin.
So, ganyan siya. Although, wala pang laman ha, pero I believe na sundan nyo naman yung mga sinishare ko. Ganyan. Desktop view ito ha, guys. Desktop view, yung nakikita nyo. Tignan nyo din sa mobile view. Huwag nyong kalimutan ha, click mobile view. Ito yan, yung icon sa taas. Ito yung desktop, ito yung mobile. Yan. Ganito daw ang itsura niya kapag sa cellphone bubuksan ng isang tao, ng contacts na nagsign up. Ayan. Okay, magkakahilera na sila. Siyempre, kung ano yung kasha. Guys, I hope magamit nyo na to. Practice na. And please, sa mga nasa Home Base Mom Diaries group, yung mga nanonood ng live natin na ganito at sinabi ko mag-practice, mag-practice kayo guys. And then ilagay nyo sa group, screenshot nyo by any means, paki-screenshot at i-post nyo sa ating group. Iba yung feeling, promise, kapag ka na-i-post nyo yung mga gawa nyo, tapos merong mga mag-feedback. That's how we will grow, that's how we grow. Have a great day everyone! Bye for now!